tayo. Isa kang dayo sa lugar na ito. Tama ba? Kailangan ko ng tulong nyo, iyo. Masyadong malakas ang kalaban namin sa sityong ito at walang may lakas na loob na tulungan ako. Kapahamakan? Paano naman pong kapahamakan yan? Mga aswang! Lalapitan ka ng mga aswang! Mapapalapit ka sa kanila at ikaw ang susunod nilang biktima! Gaano nga ba dapat kalalim ang isang pagkakaibigan para masabing ito ay tunay? Gaano nga ba dapat katagal ang pagkakakilanlan bago masabing mahal mo ang isang tao? Sa totoo lang, sa aking pananaw, walang sino man ang dapat na magsukat nito kung hindi ang taong sangkot sa sitwasyon. At sa istoryang aking ibabahagi, masasabi kong lahat ng sitwasyong ito may malalim na alaalang maiiwan. Magandang araw po sa inyong mga tagapakinig at pati na din po sa inyo, Miss Clar. Sa ilang buwan ko pong pakikinig sa inyo, naisip kong magandang maibahagi din ang aking istorya na sigurado ako kapupulutan nyo ng aral at katatakutan. Ako nga po pala si Rigor at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Par! Par! May maganda akong balita sa'yo! Oo, oh, ano namang kalokohan yung nasa isip mo, par? May nakita ka na naman magandang babae habang nagbabantay. Sinabi ko naman sa'yo na tigilan mo yan dahil hindi naman tayo magtatagal dito. Siguradong may bago na naman tayong lugar na pagdedestinuhan sa isang linggo. Ang galing mo talaga, par. Tama ka dyan dahil narinig ko yung pag-uusap nila, Commander. Ang sabi nila eh, ililipat daw tayo sa isang liblib na sityo sa kalapit na probinsya nitong pagdedestinuhan natin ngayon. Sabi na nga ba eh. Kailan daw? Sa susunod na linggo. O siya, kung ganun eh, maraming salamat sa balita mo. Halika na, bantay na tayo ulit. O sige, par. Tatlong buwan na ang nakakalipas. Magmula ng madestino ang aming grupo dito sa probinsya kung saan laganap ang iligal na pasugalan. Tumahimik na ang bayan kaya siguro ililipat na kami sa ibang lugar. Isa nga po pala akong sundalo. 3 taon na din. 25 anyos na ako at wala pa akong asawa. Nagkakaroon ng nobya kaso sadyang wala lang nagtatagal. Isang dahilan na nga doon ang trabaho ko. Par, tawag daw tayo ni Commander. Tara na, mukhang ibabalita niya yung bagong pagdedestinuhan natin. Mukhang excited ka na naman at may bagong mukha ka na naman makikita. Kaya wala nagtatagal na relasyon sa'yo eh. Nako, yan ka na naman par. Kala mo siya hindi natutuwa sa tuwing may tinuturo ako magagandang babae. Napangiti na lang ako. Eh tama din naman kasi siya. Isa sa mga bonus ang madestino sa iba't ibang lugar ang makakita ng iba't ibang gandang Pilipina dito sa ating bansa. Natapos ang meeting at ganoon na nga ang nangyari. Ibinalita na sa susunod na linggo, madedestino kami sa katabing probinsya na kasalukuyang binabantayan namin ngayon. Ang kaso, doon ay ang sunod-sunod na pagkawala ng mga bata. Ayon kay Commander, matagal na itong krimen sa lugar at hanggang ngayon, walang nakakahuli sa salarin. Hula ko sindikato ang mga ito. Nung malaman ko yung krimen doon, nakakagalit lang isipin na may mga taong nakakayanang tanggalan ng maayos na kinabukasan ang mga musmus na bata. Uy, tara na! Par! Ang bagal mo naman eh. Ito na. Napakaaga mo talaga. Okay na yon. Maigi na para mapabilang tayo sa maaaring tumaas yung rango. Iba ka talaga mangarap, no? Ito na. Tinatapos ko na din.
Papunta na nga kami noon sa bagong pagdedestinuhan namin. Lagi akong masinop sa oras at kung minsan nga sobrang napapaaga pa. Gusto ko kasi nang nire-respeto ang oras ng bawat isa. Hindi nagtagal, nagpaalam na din kami sa probinsyang yon. Ayon kay Commander, aabot ng 3 oras ang biyahe, kaya naman pumikit na muna ako para umidlip. Nagising ako nang sumigaw ang aming Commander at sinabing nandoon na kami sa lugar. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko agad ang isang arko sa aking harapan. Sityo tago? Mukhang tagong-tago nga tong sityong to, par. Grabe yung dinaanan natin eh. Puro puno. Hindi ka natulog? Eh bakit ako matutulog? Eh bawat minuto, may magandang babae tayong pwedeng machempon eh. Napailing na lang ako sa kaibigan kong yon. Sa arko pa lang, mararamdaman mo ng tila may dinadalang lungkot ang sityo. Hindi makulay ang kanilang arko, na kinakalawang na nga at nakalambiti na din ang iilang letra doon. Pagpasok sa loob ng aming sasakyan, nakatingin sa amin ang lahat ng mga tao. Sa uniforme naming ito ay mapapansin nga naman talaga kami. Pero sa mga tingin nila, masasabi kong may ngiti itong kasama. Siguro dahil nakikita nila kaming simbolo ng pag-asa na matigil na ang krimen sa kanilang sityo. Habang nag-iikot ang aking paningin, may isang mukhang nakapagpatigil sa akin. Maganda ang kanyang muka, may matangos na ilong, bilugang mga mata, mahabang itim na buhok at kulay porselana ang kanyang balat. Napatigil ako nang lumingon din siya sa akin at doon ay nginitian niya ako. Napaalis naman ako ng tingin dahil sa hiya. Nakita ko yun para. Ha? Yung ano? Unang araw pa lang para, hindi ka na nagpapaawat oh. Pero ang ganda no? Tipo mo ba? Tumigil ka nga. Mag-focus muna tayo sa trabaho natin. Buti na lang at saktong nakarating na kami sa aming barracks na tinutuluyan. Habang naglalakad, naalala ko muli ang babae kanina. Bakit kaya siya nagtatago sa probinsyang ito? Gayong dapat ay napapanood namin sa TV ang kanyang magandang muka. Kinabukasan, naatasan kaming magbantay ni JM kasama ng ilan kong mga kasamahan sa tabing simbahan. Merong misa noon, alas 4 pa lang ay nakapwesto na kami. Napakasarap ng hampas ng hangin sa sityong yon. Para akong humihinga ng napakalinis na hangin. Aba par, mukhang may maagang blessing sa'yo si Lord ah. Oh, ano na naman yan? Nakikita mo ba yung babaeng papalapit sa'yo? Saan? Ayan o! Nilingon ko yung direksyon na tinuro ni JM at para akong napako doon sa aking kinatatayuan. Yung magandang binibini kasi kahapon, papalapit siya sa aming pwesto. Nung una, akala ko ay dadaanan lang kami, pero huminto siya sa aking harapan. Magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga din, miss. Naramdaman ko ang pagsiko ni JM. Nakatingin na pala siya sa akin at hinihintay ang aking tugon. Magandang umaga din. Ano pong pangalan mo? Po? Ako po si Janine. Ang ibig ko sabihin eh, anong sa'yo? Pasensya na, natanong ko yung pangalan mo ha. Aha, ayos lang po yun. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. O siya, ako nga pala si Rigor. Para patas na tayo. Aha, sige po. Ako po ulit si Janine. Inabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay sa akin. Agad ko namang pinanasan ang isa kong kamay para tanggapin ang kanyang kamay. Napakalambot nito. At noong naglapit ang aming mga balat, lalong nangibabaw ang kulay porselana niyang balat. Par! Par! Bitawan mo naman, ha? Ay, oo nga pala. Janine, ano nga pala yung tanong mo?
Eh, pwede po ba akong magbenta ng mga lutong ulam sa gilid ng simbahan? Pangako po, hindi po ako makakaharang sa daan. Matagal na po kasi akong nagbebenta ng mga lutong ulam dito tuwing may misa. Kaso, ngayon lang po ako nakakita na may mga sundalong nagbabantay sa paligid ng sityo namin. Pagbabawalan niyo po ba kami? Naku, ayos lang yun. Yun din naman yung utos sa amin. Basta wag lang kayo harang sa daan, ha? Eh, saan ka ba nakapuesto? Gusto mo bang tulungan kita? Naku, hindi na po. Ayos lang po ako. Kaya ko na po ito mag-isa. Maraming salamat po, sir, ha? At pinayagan niyo pa din po kami. Una kong nakita ang malalaking ngiti sa kanyang mga labi. Kay gandang pagmasda noon dahil lalong lumabas ang malalim niyang mga dimples. Ah, sige po, sir. Mauuna na po ako. Eh, sigurado ka bang kaya mo na mag-isa? Opo, opo. Kaya ko na po to. Sige po, maraming salamat po ulit. Oh, siya nga pala. Saan ka pala nakapuesto? Diyan lang po, sa unahan lang po. Sa may kanto po bago lumiko papasok ng simbahan. Sige nga, titingin ako sa mga tinda mo mamaya. Ah, talaga po? Oo, sige po, salamat po. O siya, sige, mag-iingat ka. At doon ay umalis na nga siya. Hindi ko naman maialis ang malaking ngiti sa aking mga labi. Na syempre, napansin na naman ang magaling kong kaibigan. Hoy! Baka naman mapunit yung labi mo dyan. Ha? Ano mapunit? Pinagsasabi mo dyan. Tara na, magbabantay pa tayo. Sus! Hindi mo naman sinabing may hidden moves ka pala dyan eh. Pangalan agad, magtatanong lang. Tumigil ka nga par. Tara na, magbabantay pa tayo. O siya, sige. Dito ka sa pwesto na to, ha? Eh baka naman mamaya doon ka sa kabilang kanto magbantay. Hindi ko na lang siya pinansin. Panigurado kasing hindi ako titigilan noon hangga't sinasagot ko. Ano't ano pa man, ang sigurado ako ay maganda ang umpisa ng araw ko noon. Pagkatapos ng lahat ng misa, tumungo nga ako sa pwesto ni Janine. Nakita kong nagliligpit na si Janine ng kanyang mga tinda. Nasa plano ko na kanina na bumili sa kanya ng ulam na pananghalian, kaya sumaglit muna ako sa pwesto niya. Oh, Janine! Oh, sir! Nandito pala po kayo. Bah, bakit sir naman? Rigor na lang. Para naman akong amo mo niyan kapag sir ang tawag mo sa akin. Nako, amo po talaga namin kayong lahat. Dahil tinutulungan niyo kaming mahuli yung salot dito sa sityo namin. Kahit na... Basta, rigor na lang. Eh ano, may tira pa ba dyan sa tinda mo? Gusto ko sanang bumili para sa tanghalian ko eh. Naku, opo, sakto sir. May dalawang balot pa po ako dito ng Bopis. Uy, Bopis, paborito ko yan ah. O sige, bigay mo na sa akin yan. Talaga po? Maraming salamat po sa pag-ubos ng tinda ko, Sir Rigor ha. Ayoko na nga, hindi ko na bibiliin yan. Hindi ako bibili niyan hanggat hindi mo ako tinatawag na Rigor lang. Ah, eh, maraming salamat, Rigor. Yan! O siya, akin na yung dalawang balot. Matapos kong mabili yung Bopis ay nagpaalam na din ako kay Janine. Gusto ko sana siyang ihatid, kaso naka-duty pa ako. Tanghali na nang kami bumalik ng barracks at nakahanda na ang pananghalian namin. Pero may dagdag akong ulam na Bopis. Uy! Bopis! Saan mo ito nabili, par? Doon kay Janine. Huling balot ng tinda niya to. Naku nga naman, oh. Nakuha mo pang makalapit sa kanya habang naka-duty ka? Abay, syempre naman. Malay ko ba kung kailan ko pa ulit siya makikita, no? Sumubo na ako ng Bopis na benta ni Janine. Ninamnam ko yon. Habang umunguya ay napansin kong medyo makunat ang laman na kanyang sahog. Par, medyo makunat no? Ano kayang laman loob yung gamit niya dito? Anong makunat? Masarap naman ah. Oo, masarap nga. Ang sabi ko lang naman yung sa laman. Masarap nga. Huwag mo sabing hindi mo gusto. Uubusin ko yan. Uy, uubusin ko to no? Kaya huwag kang sugapa dyan par.
Binaliwala ko na lang yung kunat dahil sobrang sarap naman talaga ng sarsa ng Bopis. Siyempre may sabit sa tabi ko na nakikiubos din ng ulam na binili ko. Araw ng Martes noon at hindi man lang kami nagkadaupang palad ni Janine kahapon. Sa munisipyo kasi ang punto ng bantay ko noon. Ngayon ay sa Bukiri naman kami nagbabantay ni JM. Dahil dito daw nangyari ang huling pagkuha ng mga bata. Kung sa bayan nga, hindi kami nagkita ni Janine. Malamang sa dulong Bukiri na ito, mas malabo ko siyang makita. Pre, si Janine no? Mukhang mali ang iniisip ko. Nilingon ko ang direksyon na tinuro ni JM. At doon ko nakita si Janine na naglalakad sa kalsada. Mag-isa. Nagpaalam ako kay JM na lalapitan ko muna si Janine. At laking pang-aasar niya na naman sa akin. Janine! Oh, Rigor! Kasama ka pala sa mga nakatokang magbantay dito sa Bukirin? Oo nga eh. Eh, saan ka ba pupunta? Bakit mag-isa ka lang dito? Ano ka ba? Bibili lang naman ako ng sahog sa palengke. Mag-isa ka lang? Tapos ikaw pa yung magbubuhat? Oo naman. Kayang-kaya ko na yun, no? Teka lang ah. Ang totoo niyan ay tanghali pa naman ang start ng duty ko. Pero dahil wala naman akong gagawin sa barracks, pumuesto na ako dito. Dahil kalat na din naman sa team namin na may natitipuhan akong babae dito sa sityo Tago. Naglakas loob akong magpaalam sa commander ko kung pwedeng samahan ko muna si Janine. Pumayag naman siya, pero syempre may kasamang pang-aasar. May dala akong damit pang sibilyan, kaya nagpalit ako noon at sabay kaming naglakad ni Janine papunta sa palengke. Salamat, Rigor, ha? Hindi mo naman ako kailangan samahan pa eh. Tis, ayos lang yun. Maigi nga yung sure tayo at safe kang makakauwi sa bahay mo. Lalo na't laganap yung krimen dito sa sityo nyo. Yun nga eh. Nakakalungkot lang isipin na pati mga walang buwang na bata nagagawa nilang gawa ng masama. Sinabi mo pa. Kaya nga sana mahuli na namin kung sino yung hayop na mga yun. Nang lingunin ko siya ay napansin kong nagpupuna siya ng luha sa kanyang mata. Sa sobrang puti niya, mapapansin mo agad na lumuluha siya dahil sa namumula ito. Huy, teka, may mali ba akong sinabi? Eh hindi, wala. Nalulungkot lang talaga ako tuwing naaalala ko yung krimen dito sa sityo. Wala lang to. Eh, pwede ba kitang hawakan? Ano? Bago pa siya magsalita ay nilagay ko ang kaliwang kamay ko sa kanyang braso at tinapik-tapi ko yon. Kahit na anong sabi niyang ayos lang siya, mukhang natatakot na din siya para sa kaligtasan niya sa sityo Tago. Isang motibasyon yon para pag-igihan pa namin ang paghanap sa mga kriminal sa lugar na ito. Sinamahan ko nga siyang mag-ikot-ikot para mamili sa palengke. At umabot din yon ng isang oras. Papauwi na sana kami nang may nadaanan kaming isang manghuhula. Uy, may manghuhula oh. Ano, gusto mong subukan? Hindi na, ano ka ba? Ate, magpapahula po tong kasama ko. Naku iho, sakto. Ikaw ang buena mano ngayong araw. O siya, eh handa ka na ba? Po, sige ho. Doon nga ay sinimulan na ng manghuhula na magbalasa ng kanyang mga baraha. Hindi nagtagal, pinapili niya ako ng apat na baraha. Habang nilalatag ang mga baraha, kinukwento niya ang ibig sabihin ng mga yon. Dayo! Isa kang dayo sa lugar na ito. Tama ba? Opo, tama po. Dahil dayo ka ay isa ka sa mga madaling biktimahin, lalo na ng mga masasamang loob. Itim na kaluluwa. Meron kang makikilala na mga taong may halang na kaluluwa. Mapapalapit ka sa kanila. Kapahamakan. Lalapit sa iyo ang kapahamakan. Ang mga taong bago mong makakasalumuha.
May dalang kapahamakan sa'yo. Kapahamakan? Paano naman pong kapahamakan yan? Mga aswang! Lalapitan ka ng mga aswang! Mapapalapit ka sa kanila at ikaw ang susunod nilang biktima. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga hula, sa hindi malamang dahilan, kakaiba ang pakiramdam ko sa mga minutong ito. Nagtaasa ng aking mga balahibo at hindi ko maiwasang tumingin sa nanlalaking mga mata ng ale sa aking harapan. Aswang? Eh, hindi naman po ata ka panipaniwala yung istorya nyo. Oo siya, ito na nga po yung bayad. Eh, hindi ako nagbibiro, iha. At ang kapahamakan na sinasabi ko, malapit na sa'yo, iho. Muli kong tiningnan ang kanyang mga mata. Buong lakas kong kinuha ang aking ulirat at pilit siyang nginitian. Manang, mawalang galang na ho. Pero sundalo ho ako at hindi ko hahayaan mapahamak yung sarili ko. Weng at Mare, yon ang pangalan ng mga taong magpapahamak sa'yo. Lumayo ka sa kanila. Hindi ko na pinansin ang kanyang sinabi at hinila ko na si Janine palabas. Nagtuloy-tuloy ang lakad ko hanggang sa makalayo kami sa manghuhula. Nang lingunin ko si Janine, nagulat na lang ako nang matagal na pala akong nakahawak sa kanyang kamay. Napabitaw tuloy ako. Janine, pasensya ka na. Baka kasi bigla kang mawala sa tabi ko kaya... Ayos lang yun, Rigor. Mukhang naapektuhan ka kasi nung sinabi ng manghuhula kanina, no? No ka ba? Huwag mong pagpapapansinin yun dahil way lang nila yun para kumita. Alam ko naman. Siguro kaya ako ganito dahil unang beses ko pa lamang pahula. O siya, sigurado ka bang lalakarin na lang natin yung pabalik? Gusto ko na sanang sumakay dahil pagod na yung mga paa ko eh. Okay na ako dito. Ikaw, pwede ka nang bumalik din sa pwesto nyo. Eh, sigurado ka ba? Sa barracks na ako dediretso ngayon kasi malapit na yung tanghalian. Ah, ganun ba? O sige, salamat ha. Eh, teka. Antayin na lang kita makasakay. Saan ba yung sakayan dito? Malayo ba? Anong malayo? Ayan lang o, dyan lang sa kanto. Ay, o nga no. Ano, tara? Naglakad na nga kami papunta doon sa kanto. Habang naglalakad, naglakas loob na akong tanungin ang kanina ko pang naiisip sa kanya. Janine? Bakit? Eh, baka pwede kong makuha yung number mo. Ano? Eh, ang totoo niyan eh, gusto lang sana kita mas makilala pa. Ano kasi? Pero, kung ayaw mo, ayos lang. Pasensya ka na ha. 0976. Teka. Kukunin ko lang yung cellphone ko. Ano ulit yon? Agad kong nilabas ang cellphone ko at dali-daling sinave ang number niya. Nang masave ko na ang number niya, nagpaalam na din naman ako. Oh, salamat Janine ha. Itetext kita pagkatapos ng duty ko. Magpakilala ka ha. Baka pagtripan mo ako eh. Hindi no. Seryoso ako sa'yo. Ha? Seryoso? O siya, sige na. Ayan na yung sasakyan. Hinihintay ka na ni Manong. Mag-iingat ka ha. Hindi na siya nakasagot nang isakay ko na sa tricycle ang kanyang mga pinamili. Pumasok na din siya sa loob. At pagkaalis ng tricycle, sumakay na din ako sa kasunod para magpahatid sa barracks. Muli kong naalala yung hula kanina. Aswang? Napailing na lang ako. Bakit ganun ang naging reaksyon ko sa walang kwentang hula na yon? Night shift ako noon kaya naman nandun ako kasama ang aking mga kasundalo sa isang bukirin sa sityo. Isa daw kasi yon sa mga lugar na maaaring tambayan ng sinasabi nilang kumukuha ng mga bata. Oh, para! Kamusta naman yung pagkikita niyo ni Janine kanina? Hindi mo pa nakakwento yun sa akin ah. Ayos naman, nakuha ko yung number niya. Talaga? Oh, bakit hindi mo text o tawagan? Na-text ko na kanina, kaso hindi pa nagre-reply.
Eh baka naman walang load. Loadan mo kaya. Sira, baka naman sabihin masyado ako nang hihingi ng pansin. Malay mo naman bukas mag-reply na. Eh paano kung hindi? Eh paano kung oo? Tsaka teka nga, bakit parang mas pilit na pilit ka pa na makausap ko siya kaysa sa akin? Eh kasi nga... Napatigil kaming dalawa at nagtinginan nang marinig ang isang malakas na sigaw ng isang bata. Ano yun? Tara, buntaan natin par! Agad-agad kaming tumakbo ni JM doon sa pinanggalingan ng palahaw. Nasa gubat na parte yon sa dulo ng bukid. Habang papalapit sa pinanggagalingan ng sigaw, kitang-kita ko ang anyo ng isang nilalang na nakapangibabaw sa isang tao. Nakapwesto na ang armalite ko sa kung anuman ang aming aabutan ni JM. Sino yan? JM, huwag ka maingay! Pero bago pa man kami makalapit sa pangyayari, napansin na kami ng nilalang na yon. Agad siyang tumayo at akmang aalis. Tigil! Tumigil ka! Kung hindi, ibubuto ko tong baral! Matapos noon ay itinuto ko sa kanya ang flashlight na aking hawak. Doon ay naging malinaw sa akin ang anyo ng likod ng nilalang na yon. Wala siyang pangitaas. May mahabang palda na suot at mahaba ang kanyang buhok. Baluktot ang kanyang likuran at mahaba ang kanyang mga kamay. Lalo na ang kanyang kuko. Ngunit mas kapansin-pansin ang dugo na nakabalot sa kanyang braso hanggang kuko. Nagising ako nang bigla na lamang magpapotok si JM ng kanyang armalite. Pero hindi ito tumatama sa nilalang na yon. Bagkus ay nagkakaroon lamang ito ng pagkakataon na makaalis sa lugar. Agad ko siyang hinabol sa kagubatan. Pero sa isang iglap, mabilis siyang nawala sa aking paningin. Bumalik na ako sa pinangyarihan kanina. At doon ay naabutan ko ang aming mga kasamahan at iilang mga residente doon na tila may pinapalibutan. Lumapit ako doon at nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Isang bata, labas ang kanyang mga lamang loob at dilat ang mga mata. Par! Positive! Gawa to ng taong nakita natin kanina. Bakit ka nagpaputok kanina? Sana inintay mo makalapit tayo sa kanya bago ka nagpakawala ng bala. Teka, sinisisi mo ba ako sa nangyari? Hindi naman sa ganun, par. Ang akin lang eh, naiwasan sana natin yung pagtakas na nilalang na yon. Kung mas naging maingat ka lang kanina. Aba, hindi ko yata gusto yung tono ng pananalita mo, para. Bahala ka nga dyan. Basta ang akin, hindi ako kalaban dito, Rigor. Matapos noon ay tinalikuran niya na ako. Nakakapanghinayang kasi talaga ang nangyari kanina. Nandoon na nga kami. Malapit na kami sa katotohanan kung naging mas maingat lang sana siya. Inisip ko na lang na baka nga masyado lang siyang nadala ng emosyon at gustong matumbok na ang suspect sa sityo. Muli kong naisip ang anyo ng nilalang na aming nakita kanina. Isa lang ang sigurado ako. Meron siyang tindig na alam kong hindi normal sa isang tao. Maliwanag na nang matapos ang duty namin. Pagdating sa barracks, hindi muna ako natulog at napagpasyahang bumisita sa isang simbahan malapit sa barracks namin. Ipagdadasal ko ang kaluluwa ng mga batang na biktima sa sityo, maging ang mga magulang nila, na paniguradong labis na naghihinagpis ngayon. Pagpasok ko sa simbahan, agad akong lumuhod sa harap ng altar. Pinagdikit ang aking mga kamay at taimtim na nagdasal. Panginoon, alam kong naririnig niyo ang pag-iyak ng bawat anak niyo dito sa sityo Tago. At positibo akong nasa tabi niyo lang sila sa pagkakataong ito. Nais ko lamang humingi ng tulong sa inyo na mahulin na namin yung masasamang kaluluwa na napadpad dito sa sityo. Bukod po doon eh, maluwag niyo po sanang yakapin ang kaluluwa ng mga batang na biktima at basbasan ng lakas ng loob ang kanilang mga magulang. Bigyan niyo din po ako sana ng sapat na lakas
para mahuli ang mga masasamang loob na yun at mabigyan ng katahimikan ang sityo na ito. Matapos magdasal ay palabas na sana ako nang makita ko ang isang pare na papalapit sa akin. Magandang umaga ho, Father. Magandang umaga din, iho. Mukhang isa ka sa mga sundalo nagbabantay sa aming lugar ah. Dahil sa inyong uniforme. Tama ba ako? Ay, opo. Maraming salamat sa pag-alay ng tulong nyo sa aming lugar. Gusto mo bang maupo muna at magkape? Naku, Father. Pasensya na po, pero kailangan ko na po bumalik sa barracks para magpahinga. Pero sa susunod pong pagkakataon, babalik po ako dito. Eh, ganun ba? Ayos lang. O sige, ihahatid na kita sa labas. Sige po. Doon nga ay nagsimula na kaming maglakad palabas. Medyo may kalakihan din ang simbahan na yon. Ang totoo niyan, Rigor po. Rigor na lang po ang tawag niyo sa akin. Rigor? O sige. Ang totoo niyan, Rigor, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano po yun? Malinaw sa akin kung sino ang punot dulo ng pagkawala ng mga bata dito sa aming sityo. Pero hindi sapat ang lakas na meron ako para mapuksa ang masasamang kaluluwa na yon. Po? Kailangan ko ng tulong nyo, iho. Masyadong malakas ang kalaban namin sa sityong ito at walang may lakas na loob na tulungan ako. Ano pong ibig niyo sabihin? Aswang ang kalaban ng aming sityo. Isang pamilya ng aswang ang punot dulo ng kababalaghan sa aming lugar. At kailangan natin silang pigilan sa pamamagitan ng paggawa ng ritual sa tulong ng Biblia. Pero hindi sapat ang lakas na meron ako. Dahil ako'y matanda na. Nagawa kong humingi ng tulong sa mga tao sa sityo. Pero wala sa kanila may lakas loob na tulungan ako. Kaya iho, sana'y pakinggan mo ako at maniwala ka sa sinasabi ko. Alam kong hindi madali itong paniwalaan pero maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Pasensya na ho, Father. Pero parang ang hirap naman po yata ng sinasabi nyo. Maliban na lang kung may patunay po kayo na maipapakita sa akin. Wala. Pero yung batang na biktima kanina, nakita mo, di ba? Labas ang kanyang lamang loob. Sa tingin mo, sinong normal na tao ang gagawa nun? Hindi ako nakapagsalita sa kanyang tanong. Ayoko mang maniwala sa kanya. Kumukontra kasi ang mga nasilayan ko kanina. Yung anyo ng nilalang na yon at yung itsura ng kawawang bata kanina. Hindi imposible. Pero huli na yata sa aming mga sundalo ang maniwala sa mga aswang. Rigor, bukas ang simbahan sa pagkakataong mapagtanto mo na tama ang aking sinasabi. At gusto lang di kitang balaan na mag-ingat ka sa dalaga na nagangalang Mari. Isa siyang magandang babae na ginagamit ang kanyang ganda upang mangakit ng lalaking na may anak. At kalaunay kukunin niya ang mga batang anak. Kaya mag-iingat ka, iyo ha? Eh, salamat ho, Father. Kung sino man si Marie, kailangan ko siyang makilala. Dahil sa aking pagkakatanda, ito din ang pangalang binanggit ng manghuhula kahapon sa palengke. Hindi ko maipagkakailang meron sa parte ko ang naniniwala na aswang nga ang kalaban. Lalo na't positibo ako na babae ang nilalang na nakita ko kanina. Dahil sa nangyari, nagpa siya ang aming commander na iutos sa mga tagapamahala na magpatupad ng curfew sa sityo. Pagpatak ng alas 9, wala ng tao ang dapat na nasa labas ng lugar. 2 araw na din ang nakakalipas magmula nang mangyari ang huling pambibiktima. At hanggang ngayon, bigo kami na mahuli siya. Sa kasalukuyan nga ay nakabantay kami ni JM sa liblib na daanan malapit sa aming barracks. Nagkaayos na kami matapos niyang humingi ng tawad kahapon, na agad ko rin namang tinanggap. Aba par,
dalawang araw na yata kayong hindi nagkikita ni Janine ah. Baka makalimutan ka na nun. Hindi lang nagkikita, par. Kakapaalam ko lang sa kanya kanina sa tawag na duty na ako. Pagkasabi ko noon ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting gumuhit ang malaking ngiti sa kanyang mga labi. At alam ko na ang kasunod nun. Seryoso ka ba, par? Sabi na nga ba, hindi ka may iwang single habang buhay. Uy, huwag nga maingay dyan. Par, naka-duty pa ako, baka marinig tayo ng mga kasamahan natin, no? Ay, salamat. Napatunayan ko na din na lalaki ka. Ano? Ito naman, o, biro lang. Ano ba na pag-usapan nyo? May pag-asa naman ba? Mukhang ayos naman. Lagi naman niya ako sinasagot. Mga salot kayo dito! Salot! Umalis kayo dito sa sityo namin! Napatigil kami at napalingon sa nagsalita. Doon ay nakita namin ang isang babae na naglalakad sa daan. Nakabistida ito at walang saplot ang mga paa. Magulo ang kanyang mga buhok at tila ba naliligaw. Pinuntahan namin siya ni JM. Manang, ano pong ginagawa niyo dito? Halika na po kayo, hindi po kayo pwedeng lumabas oh. Lagpas na po na alas 9 ng gabi. Kayo! Kayo ang mga salot dito! Umalis na kayo dito sa lugar namin! Par, mukhang may problema yan sa pag-iisip. Tara, iatid na lang natin sa kanila. Anong may problema sa pag-iisip ang sinasabi mo dyan? Teka nga. Anak, ikaw ba yan? Ilang buwan ka nang hindi umuwi ng bahay ah. Bakit hindi ka pa dun tumuloy ngayong nandito ka na sa sityo? Sumama ka pa dito sa mga salot sa lugar natin? Siraulo ka na ba talaga, ha? Nakita ko namang natahimik si JM sa mga sinabi ng babae. Kilala ko kasi itong kaibigan ko na masyadong magalang sa mga nakakatanda. Kaya hindi na din siguro siya nakasagot pa. Manang, pasensya na ho ah. Pero kailangan namin kayo ihatid sa bahay nyo. Saan po ba kayo nakatira? Hinawakan ko siya sa kanyang kamay. Pero malakas niya itong iwinaksi sabay tiningnan ako ng malalim sa aking mga mata. Kung inaakala mo na nasisiraan ako ng bait, nagkakamali ka. Hindi kayong mga salot ang makakasira ng maayos naming buhay dito sa sityo. At lalong hindi kayo ang magiging dahilan ng pag-alis namin dito. Lumayas na kayo sa lugar namin bago pa kayong lahat mapahamak. Lalo ka na! Sa hindi malamang dahilan, hindi ako makasagot sa kanyang mga sinabi. Nakakatakot ang kanyang boses, lalo na ang tingin niya sa aking mga mata. Bar, sige na. Bumalik ka na sa pwesto. Ako nang bahala dito na maghatid kay Manang. Tumango na lamang ako kay JM at maayos naman na sumama ang matanda sa kanya. Bumalik na ako sa pwesto at nagbantay muli sa lugar. Isang oras na ang nakakalipas. Hindi pa din bumabalik si JM. Hindi naman ganun kalaki ang sityo para hindi siya makabalik agad. Lumapit na ako sa commander ko at sa mga kasamahan namin. Kung napansin ba nila si JM. Pero ni isa sa kanila, walang naisagot. Pinabalik ako ni commander sa aking pwesto. At agad kong tinawagan ang numero ni JM. Pero nagri-ring lang ito at hindi sumasagot. Malayo sa pagkakakilala ko kay JM ang iiwan na lang basta ang trabaho. Pero sa oras na ito, mas kailangan naming mahuli ang suspect na aming hinahanap. Inisip ko na lang na kaya na naman ni JM ang sarili niya, lalo na't napakagaling naman niyang makipaglaban. Inabot na kami ng liwanag at natapos na ang aming duty pero ni anino o text man lang ni JM, hindi ko nakita. Nakabalik na lahat sa barracks, pero hindi ko pa din siya makita. Pagod ang iilan naming kasamahan, kaya nagdesisyon na lang akong mag-isa na hanapin siya. Sinimulan kong maglakad-lakad sa sityo para ipagtanong si JM. Habang nag-iikot, nakarating ako sa isang bahay doon na may matandang lalaking nakaupo sa labas. Kaya naman nilapitan ko siya para pagtanungan. Magandang umaga ho, tay. Magandang umaga naman, iyo.
Nako, nakikita kita. Hindi ba ikaw yung isa sa mga sundalong bantay dito sa aming sityo? Opo. May nais lang po sana ako itanong sa inyo. Aba, sige. Ano ba yon iyo? Yung isa po kasi namin kasamahan. Kagabi pa kasing hindi na uwi sa amin sa barracks eh. Iba ka ho, napansin nyo siya. Ito po, ito po yung litrato niya. Oh, siya, akin na. Abay, pamilyar yung mukha ng binatang yan. Pero pasensya ka na iyo ah. Magmula kasi kahapon eh, hindi ko pa naman siya nakakasalubong. Bukod kasi sa maaga na akong natutulog eh, sinisigurado kong sarado ang bawat kandado ng aming bahay pag sapit ng alas 6 pa lamang ng gabi. Eh dahil po ba yun sa nangunguha ng bata? Abay, ano pa ba? Kung hindi mo na itatanong eh, kasama ko kasi yung aking apo sa bahay, kaya doble yung ingat namin. Kung ganun po eh, marami salamat po sa tulong nyo. Eh teka lang iyo, matanong lamang kita. Alam nyo ba yung hinahanap nyong kalaban? Po? Ano pong ibig nyo sabihin? Isang aswang ang kalaban ng aming sityo. At naniniwala kami na itong pamilyang ito ay dati naming pinuksa na pamilya ng mga aswang. Pero sadyang malakas ang kapangyarihan nila, kaya hindi namin sila malabanan. Lalo na't ang nakakaalam ng kwentong ito ay kami mga matatanda na sa sityo at iilan na lamang kami. Hindi ko po kayo maintindihan. Aswang? Pinuksa? Ano po bang ibig niyo sabihin? Magmula bata, dito na ako nakatira sa sityo na ito iyo. Taong 1980 yon, na maglakas loob kaming mga taga rito na sunugin ang bahay ng mga aswang at mapalayas sila sa aming lugar. Nagtagumpay kami. Ngunit nito lamang, muli na naman nagkalat na katakot-takot na pambibiktima sa aming lugar. Kagaya ng mga krimeng nangyari noon na nandito pa yung pamilya ng mga aswang na yon. Naniniwala kami na bumalik na sa sityo ang anak ng aswang na yon na pinuksa namin dati at muling naghahasik ng lagim. Eh may patunay po ba kayong may papakita? Weng at Marie, tandaan mo ang mga pangalan na yan dahil sigurado kaming kapamilya sila ng aswang na una namin pinuksa. Makikita mo si Marie na paikot-ikot sa sityo at ang kanyang nanay na si Weng ay malimit na magpapakita sa lahat dahil sa kilala namin siyang matagal na dito nakatira. Sana ay huwag mong baliwalain ang impormasyon na narinig mo at buksan mo ang isipan mo na hindi normal ang mga taong kalaban ng aming sityo kundi isang aswang. Weng at Marie po? Oo, yan ang mga pangalan nila. Gusto ko lang din na malaman mo na si Marie ay malaya nakakaikot sa aming sityo at nakakapagbenta pa sa harap na simbahan dahil sa taglay niyang ganda. Kaya madaling mapaniwala ang mga kabataan na inosente siya. Baka makasalamuha mo siya at hindi mo maalala. Kaya mag-iingat ka iyo ha. Maraming salamat po tatay. Hindi na ako nakasagot pa sa kanyang mga sinabi. Bagkus ay pinili ko na lang na ilakad ang aking mga paa palayo doon. Dahil sa aking isipan, hindi ko mapigilang hindi maniwala sa kanilang mga kinwento. Hindi sila ang unang taong nagbanggit ng pangalang Marie at Weng. At hindi malayong isipin na baka nga totoo ang kanilang sinasabi. Sa puntong ito, hindi ko inaalis ang posibilidad na aswang nga ang aming kalaban. Naalala ko naman ang sinabi ng matandang lalaki kanina. Magandang babae na nagtitinda sa harap ng simbahan. Si Janine lang ang pumasok sa aking isipan. Kaya lang, Marie ang pangalan na kanilang binanggit. Saktong pagkalayo ko sa matanda, nakatanggap ako ng text mula kay JM. Nandun na daw siya sa barracks at bumalik na daw ako. Agad din naman akong bumalik doon sa aming tuluyan. Par, saka ba nagpupupunta? Oh, kalma lang. Hinatid ko lang naman si nanay sa bahay niya.
Eh, nakita ko kasing liblib yung daanan papunta sa kanilang bahay eh. Kaya minabuti ko na lang na doon magbantay. Sasabihin ko sana sa'yo kaso hindi ko naman dala yung cellphone ko. Totoo ba yung sinasabi mo o may kalokohan ka na namang ginawa? Ano ka ba naman par? Huwag nang masyado malalim ang iniisip. Lalo na't may maganda akong balita para sa'yo. Ano yun? Si Janine. Nakasalubong ko siya nung pabalik ako sa barracks. Nakasalubong? Saan banda? Ngayon lang? Malapit lang dito? Eh, bakit parang mas excited ka pa sa balita kay Janine kaysa sa makita mo ko? Eh ano nga kasi yun? Nag-usap ba kayo? Oo. Sabi niya, magkita daw kayo mamaya doon sa simbahan. Gusto ka daw niya makausap. Eh may sinabi ba siyang oras? Sabi niya, tatawagan ka na lang daw niya. Maya-maya ay bigla namang tumunog ang aking cellphone. Nang tingnan ko ay si Janine ngayon. Sakto ah. Siya na ba yan? Oo. Saglit lang para. Matapos ay tumalikod muna ako sa kanya at pumunta doon sa bandang sulok. Hello, Janine? Uy, Rigor. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Hindi ka kasi tumawag kaninang umaga. Ay, may nangyari kasi kanina. Bakit ka pala napatawag? Hindi pa ba sinasabi ng kaibigan mong si JM? Ah, yung tungkol ba sa gusto mo akong makita daw mamaya sa simbahan? Oo, sana eh. Yun eh kung wala ka lang namang gagawin. Eh, pwede naman ako. Gabi pa naman yung duty ko mamaya. Anong oras ba? Alas tres. Ayos lang sa'yo? O sige. Kita tayo sa simbahan mamaya. O sige, Rigor. See you ha. Bye-bye. Binaba na ni Janine ang tawag at wala na si JM sa likod. Mukhang pumasok na siya sa loob. Papasok na sana ako. Nang makita ko si Father na nakatayo sa gate sa labas. Para bang hinahanap niya ako. Na siya din namang senyas niya sa akin na lumapit nang magtama ang aming mga paningin. Oh, Father! Ano pong ginagawa niyo dito? Mag-usap tayo. May kailangan ka malaman. Nakiusap siya na mag-usap kami sa lugar kung saan walang makakarinig sa amin. Kaya naman sinamahan ko siya sa simbahan na hindi naman ganun kalayo sa aming barracks. Pumasok kami sa loob at doon kami nag-usap. Oh, ano po pala yung gusto niyo sabihin, Father? Tawagin mo akong Father Rico Rigor. Tungkol ito sa mag-inang aswang na kalaban ng aming sityo. Hindi na ako tumugon at taimtim na nakinig na lang sa kanya. Galing dito ang manghuhula sa palengke na si Aling Tina. At ayon sa kanya, nagpahula ka daw sa kanya. Namumukha ang kanya matapos na magbantay ka sa simbahan. At kausap mo anak ng aswang na si Marie. Siya din daw yung kasama mo nung isang araw sa palengke. Po, hindi ko po kayo maintindihan, Father. Dahil hindi naman Marie yung pangalan ng babae kasama ko nun sa palengke. Si Janine po yun. Yung Janine na tinutukoy mo. Siya ba ay isang magandang babae na may malakulay perlas ang kutis? Matangos ang ilong, bilugan ang mga mata, maliit ang muka at may mahabang itim na buhok. Opo. Nangyari na nga ba ang sinasabi ko? Nako, ikaw yung natipuhan niyang ialay bilang asawa, Rigor. Ho? Si Marie at Janine ay iisa lamang. Si Marie na anak ng aswang na si Weng at apo ng dating pinuksa ng pamilya ng mga aswang dito sa sityo, Rigor. Ayon kay Aling Tina, naghahanap si Janine ng lalaki mapapangasawa at iaalay sa kanilang santo para gawin ding aswang. Pero paano po kayo nakakasigurado na sila iisa? Sa kanyang braso, meron nakatato na mukha ng isang santo. Santo ng kadiliman ang tinuturing nilang Diyos. Kapag nakita mo yon, gumawa ka sana ng paraan para mahuli sila. Dahil hindi kakayanin pa ng aming sityo ang kasamaan at sakit na dinulot nila sa aming lugar. Buksan mo ang iyong mga mata at tenga
sa posibilidad na hindi normal na taong ating kalaban, kundi isang aswang. Father, magkikita po kami mamaya dito sa simbahan. Bakit? Anong dahilan? Pumayag ka naman. Hindi niya po sinabi pero biglaan na lang po siya nag-aya eh. Nako, malakas ang kutob kong aakitin kanya at dadalhin sa kanilang bahay sa dulo ng sityo. Mag-iingat ka, Rigor. Tinatago niya ang kanyang nanay sa loob ng kanilang bahay para hindi makita sa aming lugar. Kung kailangan mo ng tulong tawagan mo ako. Itong numero ko. Kinuha ko ang number ni Father at sinabihan siya na huwag nang masyadong mag-alala dahil kaya ko na yon. Totoong hindi ako naniniwala sa aswang. Pero kung nasa harap ko na mismo ang mga impormasyon, wala akong ibang magagawa kundi pansinin yon at tingnan ang posibilidad. Bumalik muna ako sa aming barracks para mag-isip-isip. At kagaya ng aming napag-usapan, tumungo ulit ako sa simbahan bago mag-alas 3. Itetext ko na sana siya na nandun na ako. Pero sakto naman na nakita ko na siya na papalapit sa akin. Parang kakaiba ang bihis niya ngayon. Maiksi ang suot niyang short at nakasando siya. Pero natatakpan naman ang kanyang mga braso ng balabal na kanyang suot. Oh, kanina ka pa ba, Rigor? Hindi naman, kadadating ko lang. Ah, mabuti naman. Akala ko pinag-intay pa kita eh. Tara na. Ha? Saan tayo pupunta? Sa bahay. Ang totoo kasi niyan, birthday ko ngayon. Talaga? Happy birthday ah. Pwede naman ako dumaan kaso kailangan ko din makabalik sa barracks bago yung duty ko. Oo naman. Makakauwi ka naman kahit anong oras mo gusto eh. Pero ikaw, depende kung gugustuhin mo pa. Sabay ngumiti siya sa akin. Nagulat naman ako nang bigla niyang isumbit ang kamay niya sa aking braso. Pero hindi na ako pumalag pa. Ano, Rigor? Tara na? O siya, sige. Tara. Sumakay kami sa tricycle at tumungo na sa lugar na sinabi niya sa driver. Habang papunta sa kanilang bahay, napansin kong ang daan na aming tinatahak sa parehong daan kung saan nangyari ang huling pagpatay sa sityo. Janine, dito nangyari yung huling pambibiktima sa sityo Tago, di ba? Ah, oo, dito nga. Sinagot niya lang ako ng ganon. Hindi ko na siya kinausap pa dahil busy siya sa pagdetext sa kanyang cellphone. Pinagmasdan ko na lang ang paligid at kapansin-pansin na wala ng bahay sa aming dinadaanan. Hanggang sa tumigil ang tricycle sa dulong parte ng sityo. 2 palapag ang bahay ni Janine. At yung bahay nila, napapaligiran ng malalaking mga halaman at magkabila ang malaking puno. Teka Janine, ako na magbabayad. Talaga ba? Nako, salamat ha. Mauuna na ako sa loob ha. Sumunod ka na lang. Ako lang naman ang tao sa bahay ngayon. Sabay pakawala niya ng isa na namang matamis na ngiti at dumiretso na sa loob. Pagpasok ko sa loob, nagulat ako sa aking nakita. Pula ang mga kurtina sa paligid. Dim ang ilaw at may isang lamesang nakapwesto sa gitna ng sala. Sa lamesa ay may kandilang nakasindi na nakapaligid sa isang nakatakip na tila ba ulam sa gitna. Nakaupo si Janine sa isang upuan at sinenyasan niya akong umupo din sa kaharap na upuan. Janine, akala ko birthday mo. Oo nga. Nasaan yung mga bisita? Tsaka yung pamilya mo? Ang totoo kasi niyan, Rigor, mag-isa na lang ako sa buhay. Wala din naman akong masyadong kaibigan dito sa sityo. Dahil kita mo naman, malayo yung kinatitiri ka ng bahay namin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung pumayag kang samahan ako ngayon. Kaya naman ito, naghanda ako ng konting mapagsasaluhan natin. Matapos ay hinawakan niya ang aking kanang kamay. At isa na namang matamis na ngiti ang binigay niya sa akin. Hindi ko alam ang aking nararamdaman.
para bang namumula na ang aking muka. Paano mamaya? Kailangan ko kasing mag-duty. May iwan ka ulit mag-isa? Bakit? Gusto mo ba akong samahan? Pwede ka namang matulog dito. Malaki naman yung kama ko. Ha? Ikaw nang bahala kung gusto mo akong samahan. O hahayaan mo akong mag-isa sa birthday ko. Ano kasi, Janine? Ay, nako. Saglit lang pala, Rigor, ha? Naiwan ko pala yung cellphone ko sa bag. Gusto ko kasi sanang mag-picture kasama ka. Ayos lang ba? Kunin ko muna? Oo naman, Janine. Dito lang ako. Huwag mo kong iiwan, ha? Di pa tayo nagsisimula, eh. Sabay tayo niya at dumiretso sa isang kwarto malapit sa sala. Pero pagsara niya ng pinto, may narinig akong isang palahaw sa itaas ng kanyang bahay. Pinakinggan ko kung saan banda yon ang gagaling. At ang sunod ko namang narinig ay tila mga yabag na tumatalon-talon sa itaas. Hindi ko na tinawag pa si Janine at dumiretso na ako sa itaas para tingnan kung ano yon. Pakiramdam ko kasi may nakapasok sa kanyang bahay. Nang nasa itaas na ako, positibo ako na ang mga ingay na aking naririnig nang gagaling sa isa pang kwarto doon. Mas nagiging malinaw ang bawat ingay. May tila ba bumubulong sa loob at sumasayaw. Habang papalapit ako sa kakaibang mga tunog na aking naririnig, napatigil ako nang may magsalita sa aking likod. Rigor! Janine? Anong ginagawa mo dito? Shh! May naririnig kasi ako sa kwartong yun eh. Mga bulong at yapak ng tao na tila tumatalon. Mukhang may nakapasok sa bahay mo. Bulong? Imposible naman yun dahil mga aso ko yung nandyan. Halika na sa baba, lalamig na yung pagkain. Pero Janine, tignan... Tara na Rigor, pasensya na pero hindi ko kasi gustong may taong umaakit sa palapag na to ng bahay ko. Mukhang sigurado naman siyang walang ibang tao doon. Kaya sumunod na lang ako. Bumalik na kami sa sala at umupo na nga kami. Pero sa aming pag-upo, nagulat ako nang bigla na lamang magpatugtog si Janine ng isang kantang mabagal na love song. Tara na Rigor, kain na tayo. Ayaw mo bang magdasal muna? Tikman mo tong pritong laman na niluto ko. Specialty ko yan. Sinunod ko na lang siya at tinikman yung inabot niyang slice ng pritong laman. Sa aking pagnguya, napansin kong kakaiba ang lasa ng laman na kanyang ginamit. Janine, anong laman ng hayop to? Parang ngayon lang ako nakatingim nito ah. Ang sarap no? Laging nauubos yan kapag tinitinda ko sa simbahan. Oo, napakasarap po. Rigor? Bakit Janine? Gusto mo ba ako? Napatigil ako sa tanong niya na yon. Inangat ko ang aking ulo at nakita ko siyang nakatingin sa aking mga mata na para bang nangungusap. Bakit mo naman natanong yan, Janine? Gusto kasi kita, Rigor. Janine? Bakit? Hindi ba ako maganda sa paningin mo, Rigor? Hindi. Maganda ka, Janine. Sobrang ganda mo nga nung una kita makita. Sa tunayan yan, nakuha mo agad yung pansin ko. Kaya nga sobrang saya ko nung nagkita tayo ulit. Hindi mo alam kung gaano kadalas kitang maisip at gusto makita. Napatigil ako nang tumayo siya. Lumapit sa akin at walang ano-ano'y nilapat niya ang kanyang mga labi sa aking labi. Hindi na ako nakapalag nang buksan niya ang kanyang bibig at tinugunan ko naman yon. Inaalalayan niya akong makatayo sa aking kinauupuan. At sa ilang saglit, nasa loob na kami ng kanyang kwarto. Nakahiga ako sa kama at nakapangibabaw siya sa akin. Malalim ang aming bawat halik. At napatigil yon nang may marinig kaming katok sa kanyang pinto. Janine, teka, may tao yata oh. Dumating na yung pinadeliver ko. Diyan ka lang ha, saglit lang to. Tumango ako sa kanya at lumabas na nga siya ng kwarto.
Nilibot ko ang aking tingin sa paligid. At mukhang hindi materialistic na babae si Janine. Dahil wala masyadong gamit ang kanyang kwarto. Kama, cabinet, at may isang lamesa at upuan ang laman ng kanyang kwarto. Sa lamesa sa tabi ng kama ay mayroong ribulto ng santo na hindi ko kilala. Nilabas ko naman ang cellphone ko at dali-dali kong tinext si Father Rico. Ilang minuto lang ay nakabalik na si Janine at may bitbit na siya sa kanyang mga kamay. Dalawang baso. Pero napansin ko din na tinanggal niya na ang kanyang jacket at nakasando na lamang siya ng puti. Doon ko napansin ang tato ng isang santo sa kanyang braso. Kamukha ng santo na nakadisplay sa kanyang kwarto. Kung hindi mo kasi natatanong, Rigor, gumagawa ako ng red wine. Tapos binibenta ko yun sa katabing sityo dahil hindi kasi mabenta sa sityo Tagu eh. Gusto ko sanang matikman mo. O sige, panigurado, masarap yan dahil gawa mo. Mukhang nagpapapuntos ka pa ah. Huwag ka mag-alala, Rigor. Sayo ako hanggang sa mapagod ka. Nginitian ko na lamang siya at kinuha ang isang baso na kanyang dala. Masyadong mapula ang wine na yon. At tila ba masangsang ang amoy? Kitang-kita ko ang kanyang mga mata. Kung paano niya abangan ang una kong pag-inom sa red wine na gawa niya. Umarte akong uminom sa baso at nilapag yon sa lamesa. Mula sa pagkakaharap niya sa akin, tinalikod ko ang kanyang katawan at hinila pakandong sa aking mga hita. Ah, Rigor, masyado ka naman yatang mapusok. Pero hindi na ako tumugon sa kanya. At walang ano-ano, nilabas ko ang baril na nakatago sa aking pantalon at tinutok yon sa tagiliran niya. Umamin ka. Nasaan ang nanay mong si Weng Marie? Ano? Paano mo nalaman? Habang nakatutok ang aking baril sa kanyang tagiliran, tumayo ako at hiniga siya patalikod sa kama. Arigor! Ano sa tingin mong ginagawa mo? Hinuhuli ko ang isa sa mga aswang na punot nulo ng pagkawala ng mga bata dito sa sityo. Grabe ka! Ang lakas ng loob mo magbigay ng simpatsya sa kanila noong nakarang araw? Tapos ikaw naman pala yung dahilan ng lahat? Paano mo nagawa yun, Marie? Ano bang ebidensyang meron ka? Gusto lang naman kitang makasama sa birthday ko ah. Bakit ganito yung ganti mo, Rigor? Kung akala mo matataan mo ako sa paganyan-ganyan mo, nagkakamali ka. Huwag ka nang magkasaya ng oras dahil bistado na ang kasamaan yung dalawa ng nanay mo. Naming dalawa? Diyan ka nagkakamali, Rigor. Kuya! Kuya! Tigilan mo na ang kahibangan mo, Marie. Dahil bago pa man dumating ang kusino mang masamang nilalang na tinatawag mo, nakaposas ka na sa kulungan. Agad kong nilabas ang posas na nakalagay sa aking maliit na bag at pinuwesto yon sa kanyang mga kamay. Ngunit bago ko pa man tuluyang malagay parehas ang posas, nagulat na lamang ako nang biglang nagbukas ang pinto. Hindi ko yon pinansin. Dahil mas kailangan kong masigurado na hindi na problema si Marie. Subalit bigla ko na lamang naramdaman ang isang malakas na suntok sa aking muka. Tiningnan ko kung sino yon at nanlaki ang aking mga mata sa taong nasa aking harapan. Par? JM! JM ang pangalan ko, Rigor! Bitawan mo ang kapatid ko bago patuluyang magdilim ang paningin ko! Napatigil ako sa kanyang mga sinabi at parang nabingi ako sa aking narinig. Totoo pala ang sinasabi ni Marie na may kuya siya. At hindi ko lang inasahan na si JM pala yon. Kapatid? Oo, kapatid ko yan si Marie. Subukan mo siyang saktan at hinding-hindi kita mapapatawad. Hinayaan na nga kita makipaglapit sa kanya. Tapos ganito mo siya itatrato? Akala ko iba ka! Anong pinagsasabi mo kapatid, JM? Hindi mo ba naiintindihan yung nangyayari? Hindi siya ang biktima dito. Siya yung kalaban ng sityo. Siya yung isa sa pamilya ng mga aswang. Oo, Rigor.
at isa ako sa pamilyang tinutukoy mo! Ano? Pero kasama kita! Nakasama ka namin na! Ano lahat ng to? Planado? Paano nangyaring dito tayo na destino sa sityo na to? Lahat lang ba to plano mo? Sa tingin mo, bakit ko gugusto yung madestino dito ang ating grupo? Para ba mahuling pamilya ko? Sadyang minalas lang kami at napansin ang aming gawain sa sityo na ito. At alam kong darating ang araw na ito na hindi mo maintindihan dahil hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa sa aming pamilya ng mga tao dito. Kaya ba kinukuha niyo yung buhay ng mga bata dito sa sityo? Rigor! Hindi mo alam ang pakiramdam ng hindi man lang masilayan ng aming mga lolo't lola. Ang makitang nag-iinagbis ang aming ina sa tuwing naaalala ang kasamaang ginawa sa kanila ng mga taga-sityo. Kaya ito, ito ang ganti namin sa kanila. Gagaguhan, JM. Mga buhay ng tao. Buhay ng mga bata ang kinukuha nyo. Buhay ng isang anak na nawalan ng mga magulang. At buhay ng isang magulang na nawalan ng karapatan makasama pa na mas matagal ang kanilang mga anak. Anong pagiganti ang sinasabi mo? At paano naman kami, ha, Rigor? Paano ang nanay ko na wala ng pagkakataon makasama pa na mas matagal ang kanyang mga magulang? Trauma. Trauma ang inabot ng aming nanay. Kaya hanggang ngayon, may bitbit pa din siyang sakit. Pumapatay kayo ng tao, JM. Yun ay para mabuhay lang kami, inutil. Walang ano-ano'y lumapit siya sa akin at sinugod ako na siyang nakapagpatumba sa amin sa sahig. Nakadagan siya sa akin at pilit na kinukuha ang baril sa aking kamay. Pero buong lakas akong nanlalaban. Nagtatalo ang lakas naming dalawa. Hanggang sa ako naman ang pumangibabaw sa kanya. At pilit kong itinutok ang baril sa kanyang mga braso. Hanggang sa makarinig na lamang ako ng isang putok ng baril. At sa isang iglap ay naramdaman ko ang panghihina ng aking kanang binti. Nang lumingon ako sa likod, doon ko nakita si Janine. Hawak ang baril ni JM. Manlalaban pa sana ako. Ngunit bago pa man makatayo, naramdaman ko ang hampas ng isang matigas na bagay sa aking ulo na siya namang nagpatumba sa akin. Pero bago ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko pa ang kanilang pag-uusap. Bakit naman kasi huli ka nang dumating, kuya? Eh, pasensya ka na. Kailangan kong masiguro na walang bakas na may iwan na magtutulong sangkot tayo sa pagkawala niya. Oo, siya, hiya mo na yan. Tara na. Kanina pang nagsisimula ng dasal si nanay sa taas. Nagising ako nang namimilipit pa din sa sakit ang aking hita at ulo. Sa pagdilat ng aking mga mata, bumungad sa akin ang kompletong pamilya ni JM. Si Marie at ang isang babae na una ko nang nakita habang naka-duty. Doon ay lalo lamang akong nagulat sa revelasyon. Nang malamang ang weng na kanilang tinutukoy na isang aswang ay ang babaeng hinatid ni JM kagabi sa kanilang bahay dahil sa paglabag sa curfew. Pinagmasdan ko ang paligid at mukhang may kababalaghan silang ginagawa. Orasyon yata ito kung tawagin. Nakaupo ako sa gitna, katabi ni Marie. Nasa harap naman si Weng na bumubulong ng mga katagang tila dasal. Si JM ay nasa tabi ko at may nakatutok na baril sa aking sentido. Napapalibutan kami ng napakadaming mga kandila at yun lamang ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Anong kagaguhan to, JM? Itigil niyo to! Manahimik ka nga, Rigor. Kinakasal na tayo, oh! Anong pinagsasabi mo? Sa isip ko ay kailangan kong makagawa ng paraan para matigil ang kung anumang kasamaang kanilang ginagawa. Kaya naman pilit kong tinatanggal ang pagkakasukbit ng kamay ni Marie sa aking braso. Ano ka ba, Rigor? Huwag kang gumalaw ng gumalaw! Hindi ko siya pinakinggan. At nang maaalis na sana ang kamay ni Marie, naramdaman ko ang hampas sa aking sugatang hita. Aray! Sakit! Subukan mo mag-ingay pa! At hindi ako magdadalawang isip na iputok ang baril na to sa ulo mo! Pero bago pa man ako sumagot, may ingay kaming narinig sa baba ng bahay.
Mukhang dumating na ang aking saklolo. Sino yun, kuya? Teka, hintayin niyo ako dito. Ano ka ba naman, JM? Ang sagradong dasal, hindi maaaring mahinto. Pero nay, mukhang may tao sa baba eh. Anong tao sa baba? Akala ko ba malinis niyong naplano ang araw na to? Mga hayop na yon? Huwag niya kayo maingay. Doon ay nagpatuloy sila sa kung ano mang kanilang ginagawa. Pinagmasdan ko ang tunog sa paligid at wala na akong naririnig na yabag dahil ang sunod na tunog na aking narinig ay ang pagbukas ng pinto ng silid na aming kinaroroonan. Walang sabi-sabi ay nagsimula si Father Rico na magdasal. Hawak ang Biblia at may rosaryo sa kanyang mga kamay. Nung akala kong mag-isa lamang siya, nagulat ako nang makitang may kasama siyang dalawa naming kasamahan at ang isa doon ay ang aming commander. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng gasa. Sino may sabing pwede kayong pumasok sa bahay namin? Ang Panginoong Diyos ay sumasayos kayo dito! Nang mapansin kong nalingat si JM, agad ko siyang sinunggaban. Pero kahit na anong pilit ko, hindi ako makatayo sa aking kinauupuan dahil sa hapdi ng tama ng baril kanina. Napansin kong tinakpan naman nila yun ng tela para magtigil ang pagdurugo. Ngunit nararamdaman ko na ang panghihina ng aking katawan. Hanggang sa muling nangibabaw ang lakas ni JM at hinawakan niya ang aking mga braso. Sabay tutok ng baril sa aking sintido. Sige! Subukan niyo lumapit! At papatayin ko to si Rigor! Sige! Iputok mo yan, JM! At mas malaking problema ang kaharapin mo sa pagpatay ng kapwa mo sundalo! Wala akong pakialam! Sa tingin mo ba mas pipiliin kita kaysa sa aking pamilya? Ama namin, sumasalamit ka! Tumahimik ka! Sampahin ang ngalan mo! Umalis kayo sa bahay ko! Sa amin ang kaharian mo! Sundin ang loob mo! Pero hindi sila pinapansin ni Father Rico at tuloy-tuloy na nagdasal. Ang isa naming kasamahan, katulong niya sa pagsasaboy ng holy water sa paligid. Sa isang iglap, nakalapit si Marie at Weng kay Father Rico at nakikipambuno na kunin ang Bibliyang kanyang hawak. Iho, hawakan mo sila! Ano mang oras magpapalitan nyo ang mga aswang na yan! At nagkatotoo nga ang kanyang sinabi. Sa isang iglap, nawala ang magandang mukha ni Janine dahil sa nagbagong anyo ito. Lumaki ang kanyang mga mata, merong napakahabang ilong at tenga na naging kulay pula. Gayun din ang agarang pagbabagong anyo ni Weng dahil sa sandaling makita ko ang kanyang pagbabagong anyo. Doon ko na siguro na siya nga ang aswang na nakita naming ng biktima sa Bukirin. Father! Sumigaw ako nang makitang akmang ihahampas ni Weng ang mahahaba niyang kuko kay Father. Ngunit mabuti na lang, napigilan yon ang kasamahan namin. Itigil mo yan! Doon ay napansin ko na tila nang hihina si JM, pero nilalabanan niya ito. Pero ang mas nakapagpakuha ng aming pansin ay nang maging siya ay nagbagong anyo. Lumaki ang kanyang katawan at nangitim ito. Tila ba mukhang demonyo ang kanyang muka? Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Papalapit si JM kay Father Rico para pigilan ito. Pero inipon ko ang natitira kong lakas at pilit siyang pinigilan. Dinaganan ko siya at pareho kong hawak ang kanyang mga kamay. Hindi ka talaga titigil, Rigor! Pilit siyang lumalaban kahit na nanghihina na sa dasal na ginagawa ni Father Rico. Nagawa niyang pumangibabaw sa akin. At sa pagbabagong anyo niya, wala talaga akong palag sa kanyang lakas. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking leeg. Sakal-sakal niya yon at halos hindi ako makahinga. Nararamdaman kong nanghihina na ako at dumidilim na ang aking paligid. Nang bigla akong makarinig ng isang malakas na putok ng baril, kumawala ang mahigpit na hawak ni JM sa aking leeg. At doon ko na siguro
na siya ang tinamaan ng bala na pinaputok ng aming commander. Hindi! Hindi pwede! Hindi niyo ako makukulong! Hindi pa nagtagal ay nasundan pa yon ng isang putok. Nanatiling nakapikit ang aking mga mata sa pag-aakalang ako ang natamaan. Pero nagulat na lamang ako nang may likidong tumulo sa aking muka at dumagan sa akin ang isang katawan. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si JM sa aking harapan. May tama ng baril sa kanyang ulo. Par! Par! JM! JM! Pero kahit anong uga ko sa kanya, hindi na siya tumutugon pa. Alam ko namang malabo na yon dahil sa tama ng baril sa kanyang ulo. Pero merong konting pag-asa sa akin na umaasang ididilat niya pa ang kanyang mga mata. JM! JM! Pinatama na inyong commander ang baril sa kanyang braso. Pero saan nagpaputok sa kanyang ulo? Mukhang planado na sa kanya ang lahat na maaaring mangyari pagkatapos ng pagtatraidor na kanyang ginawa sa inyo. Hindi! Hindi maaari! JM! Gusto ko pa sana siyang yakapin, pero inalalayan na ako ni Father Rico na lumayo sa kanyang katawan. Lahat na nangyari ngayon ay dahil sa maling desisyon ng kasamahan natin si JM Rigor. Tara na at sumama ka sa amin sa baba dahil kailangan nila ng testimonya natin. Hayaan mo nang ilang minuto sa kanyang pamilyang naiwan bago sila tuloy ay kulong sa selda. Tumangwa ako kay Father Rico at hindi nga nagtagal. Nakita kong humahangos na papalapit sa bangkay ni JM ang kanyang kapatid at ina. Kuya! Kuya! Anak ko! Ano nangyari sa anak ko? Binigyan sila ng ilang minuto para magluksa ng aming commander. Ngunit hindi nagtagal. Pinusasa na din sila at dinala sa kulungan. Naging positibo ang lahat na sila ang suspect sa pagkawala ng mga bata. Matapos na may makuhang laman ng tao at ulo ng kanilang mga nabiktima sa ref ng bahay. Idagdag mo pa ang iilang mga gamit ng mga batang kanilang binibiktima na nakakalat lamang sa paligid ng bahay na ginawa nilang tapunan. Meron ding mga buto-buto ng kanilang binibiktima na pinapakain nila sa kanilang mga aso. At ang mas nakapagpadiin sa kanila ay nang magsagawa ng test sa laboratory at positibong laman ng tao ang kanilang mga kinakain. Matapos ang lahat ng imbestigasyon, bumalik na kami sa aming probinsya. Nabigyan kami ng isang buwan na pahinga, kaya naman minabuti kong bumalik sa aking pamilya. Masakit sa parte ko na nawalan ako ng tinuring kong kaibigan. Ngunit mas masakit isipin na araw-araw mong kukwestiyonin kung totoo ba ang bawat tawa at hirap na aming pinagsaluhan. Sa parte ng aking pag-ibig, mas mabuti sigurong hintayin ko na lang ang tadhanang magbigay sa akin ng taong kanyang itinakda. Sa ngayon, Miss Clar, ay may isang linggo pang natitira bago ako makabalik muli sa aking duty bilang isang sundalo. At sa pagbalik ko, sisiguruhin kong mas magiging maingat na ako, lalo na sa mga tao na aking sasamahan. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa lahat ng nakinig dito.